Samantala, bilang paghahanda naman ng pamahalaan sa pagdagsa ng mga biyahero sa paparating na undas, sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit. Ito ay upang payagan na makabiyahe sa labas ng kanilang mga ruta ang mga pampasaherong bus. Pakinggan natin ang report ni Val Gonzalez. Mahigit isang buwan bago ang araw ng mga patay ay sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit ng mga pampasayrong bus na bibiyahe sa labas ng kanilang ruta sa araw ng undas. Sa abiso ng LTFRB, simula pa noong September 23 ay tumatanggap na sila ng aplikasyon para dito na magtatagal hanggang Oktubre 7. Ang pagbibigay ng special permit ng LTFRB ay bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang dagsa ng mga pasayrong uuwi sa iba't ibang mga probinsya para sa araw ng undas. Paalala ng LTFRB sa mga bus companies, 30% lamang ng kabuang authorized unit bawat operator sa bawat ruta ang pahihintulutan. Pero giit ng regulatory agency, ang mga unit na i-apply ay dapat hindi hihigit sa 14 na taon mula sa petsa ng pagkakagawa nito. Magiging epektibo ang ilalabas na special permit simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3 o 2 araw matapos ang undas. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.